para po sa mga kapatid natin na masisipag at masugid na nanonood ng ating programa, heto po ang aking exercise tip sa inyo ngayong umaga. Kapag tayo po ay nagbubuhat, mahalagang tama ang paraan ng ating pagbuhat para hindi po mapuwersa ang ating mga likod. Panoorin po natin ito. Bago magbuhat ng mabigat ay mag-inat muna para mabanat ang muscles at buto. Lumuhod sa isang tuhod sa harap ng bagay na bubuhatin. Hawakan ito sa ilalim. Habang inaangat, ilagay ang puwersa sa tuhod at hindi sa likod. Sa pagtayo, iatras ang isang paa para may suporta din ang bigat sa likuran. Kung hindi kayang mag-isa, humingi ng tulong o gumawa ng paraan para maging mas madali ang paglipat ng mga bagay. Baka naman maari itong itulak o kaya ay igalaw ng paunti-unti. Basta't laging tandaan, iwasang mapuwersa ang inyong likod kapag nagbubuhat. Samantala, patuloy pa rin po tayo sa ating healing mission at kasama po natin ang ating mga naturopathic practitioners dito sa ating studio. Nandito po si Ate Sherry Binghoy ng Healing Galing Cabanatuan City at Healing Galing Tacloban Outlet. Si Ate Melody Jovelo ay kasama naman natin mula sa Healing Galing Pasay City. Si Ate Nora Palangka ay kasama rin po natin mula sa Healing Galing Angono at Antipolo Rizal. At dito naman po tayo sa ating mga healing katanungan na tinatanggap. Ang unang tanong, sabi niya, good day po, Doc. Tanong ko lang po sana kung paano ba malulunasan ang nag-lock na panga ng asawa ko, nag-lock jaw. Hindi niya na po kasi naibubuka ang kanyang bibig at kinakailangan pang itulak ng kutsara sa kanyang bibig ang mga kinakain niya. Sobrang nahihirapan na po siyang kumain. Si Marnuel Blazo ang nagtatanong. Nako Marnuel, kapag kaganyan ang kondisyon, nag-lockjaw, di ba? So, tumitigas yon. Ang pinaka first aid natin dyan ay applyan agad ng warm compress, no? Pero hindi ordinaryong pang warm compress kung nag-lockjaw. Kailangan po yung ating piniprepare na 2 basong mainit na tubig at sasamahan niya ng 1/2 basong vinegar, no? Ipapa-absorb sa malinis na face towel, pigaing mabuti at paulit-ulit na itapal ang mainit na tuwalya na yan, no? Pag lumalamig na at hindi pa lubusan nakakaginhawa ang husband mo, ulitin mo ulit ang pagdadampi, no? Paulit-ulit. At pagka medyo gumiginhawa na siya, simulan mo na ang banayad na paghahaplos ng Healing Galing Oil o siya mismo, ang asawa mo mismo, ang maaaring maghaplos-haplos ng Healing Galing Oil. Mga 20 minutes minimum at kaya niyang gawin niya ng mas matagal kung gusto niya at paulit-ulit 3 to 4 times a day. Sundan ang pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. Kailangan din sa kanyang kondisyon, no? Bawal muna ang malalamig na inumin at pagkain. Hanggat maaari, huwag muna siyang ilagay sa lugar na masyadong malamig, katulad ng air-conditioned room, no? Kailangang uminit ng uminit yung bahagi na apektado ng lockjaw para sa susunod ay makagalaw na ito, no? Makakatulong din para sa mga ugat yung herbal vitamins B1, B6, B12. Marnuel, sana ay makatulong ang aking payo. I-insta shot na ang reseta ni Doktora. May isa pa po tayong katanungan dito at sabi niya, tanong sana ako kasi itong kamay ko laging namamanhid. Salamat po. Si Rose Lutaw, yan. Ang cute ng pangalan ni Rose, no? Rose, hindi yung apelido mo ang susundin mo, Lutaw yan. Kailangan lubog yung kamay, no? Para, de, binibiro lang kita. Lagi dapat nakalubog ang kamay sa ating mainit na mixture ng Healing Galing Soaking Powder para matanggal yung pamamanhid. Tatanggalin lamang sa pouch yung ating herbal soaking powder. Ilagay mo sa malinis na basin, lagyan ng mainit na tubig at doon tutunawin. Dagdagan mo ng tap water at sa tamang init na kaya mo, doon ilulubog ang mga kamay. Minimum ng 20 minutes na soaking period kung gusto mo ng 30 minutes or isang oras na paglulubog sa mainit na soaking solution, pwede yon. Basta't pag lumalamig, dagdagan mo ng mainit na tubig. Pagkatapos nun,
Patuyuin ang kamay at haplusan ng matagal ng healing galing oil ang mga kamay at isunod ang pag-inom ng mainit-init no, na herbal cleansing tea para pawisan ka. Pero habang nakasoak, papawisan ka na rin eh. Lalabas na yung mga problema doon sa mga kamay. No? At kung tsatsagaan mo 3 to 4 times a day na gawin ang pagsusoak ng mga kamay at paghilot ng healing galing oil na laging sinusundan ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea ay mapapaaga ang paggaling, no? Pero kung napakatagal na niyan, kailangan mo nang suportahan ng herbal vitamins B1, B6, B12, no? Siguro dapat ay 100 milligrams ang aking reseta on air sa'yo para mas mapabilis ang paggaling at ma-repair ang mga ugat mo sa kamay. Iwasan munang mapuwersa ang mga kamay na namamanhid kasi very poor na ang circulation niya. Eh, no? Kailangan i-improve. Maari mo rin gawin ang ating arimunding-munding exercise. Eh, diba yung ginaganyang-ganyan na arimunding-munding? Kung ikaw naman ay medyo millennial ang dating, edi aserehe. Aserehe ang style ng iyong pag-exercise ng kamay. No? Sundin mo lang yon at makikita mo ang improvement sa iyong condition. Lalo na kung sasabayan niya ng mga hydrating alkaline diet rose. Kung yung mga malalagkit na gulay ay maraming kakainin mo, ilagay mo sa masasabaw na recipe. No? At saka yung mga litid, lagyan mo lang ng sabaw. Litid ng baboy, ng baka, ng kalabaw, or chicken feet, no? Yan ay makakatulong para sa mga ugat ng iyong mga kamay. Okay? I-insta shot na ang reseta ni Doktora. May isa pa rin pong humahabol na katanungan at sabi niya, "Hello po, Dr. E. Tanong ko lang po, ano po kaya pwedeng igamot sa paa kong kumikirot hanggang malapit sa may singit? Masakit siya pag nailalakad ko. Tapos hirap po akong ilakad kasi maigalaw ko lang po yung paa ko, sumasakit na siya." Ayun. Si Ruby Valenzuela ang nagtatanong. Okay, Ruby, sa'yo naman, ang isosoak mo gamit ang herbal soaking powder ay ang mga paa. No? Tunawin mo muna sa mainit na tubig ang ating soaking solution, tsaka dagdagan mo ng tap water at sa tamang init, doon mo ilubog ang mga paa. Ang gagamitin mo naman ay balde para kahit tumaas hanggang binti, hanggang sa may tuhod, no? Ang lalim ng ating soaking solution, basta't laging mainit-init ito, malaking ginhawa ang mararamdaman mo. Pwedeng 30 minutes, 1 hour, or basta minimum ng 20 minutes ang soaking period at susundan niya ng paghihilot ng healing galing oil. At importante rin para i-repair ang mga ugat, may mga sumasakit-sakit, di ba? Kailangan dyan ng herbal vitamins B1, B6, B12. Doon sa sinasabi mo na kumikirot hanggang sa malapit sa iyong singit, alam mo, applyan mo ng warm compress yan, yung may vinegar ha. Kasi pag hinawakan mo yung singit na yun na sumasakit, malamang-lamang, makakapa mo yung parang kulani na matigas, no? At paulit-ulit na applyan ng face towel na mainit-init, yung may vinegar na soaking solution natin. Tapos, banayad na haplusan ng healing galing oil. Kailangan mong sabayan ng pag-inom ng herbal serpentina tablet o yung pinakuluan or binuhusan ng mainit na tubig na dahon ng serpentina para mas mapabilis ang paghupa nung namamaga doon sa singit. Okay? Sana ay makatulong ang aking payo, Ruby. I-insta shot na ang reseta ni Doktora. Meron din po tayo mga tampok na healing halaman sa mga nag-aabang. Alamin po natin ang taglay na healing powers ng halamang adlabong o yung po tinatawag na wild tobacco. Isa po itong matangkad at masangang halaman na tumutubo sa matataas na lugar gaya po dyan sa Bontoc, sa lugar ng Ifugao, sa Benguet at sa Zambales. Marami rin po nito sa bansang India bukod dito sa atin sa Pilipinas. Ginagamit po ang mga dahon, ang buto at ang ugat ng halamang adlabong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang kinuyumos na dahon po nito ay inihahalo sa mainit na tubig at mahusay na pantanggal ng plema. Mainit-init na iinumin po para sa mga pasumpong-sumpong ang pag-ubo.
Ang mga ugat po nito ay ginagamit naman na panlunas sa mga sakit sa mata. Pinalalamig ng kaunti ang pinaglagaan at ipinapatakpo sa mata. Ang pinakuluang bulaklak naman nito ay pinaiinom po sa mga pasyenteng may asma o yung sinusumpong ng hika. Ang dinikdik na ugat ay itinatapal naman po sa kagat ng aso. Samantala ay ginagamit din po ang adlabong bilang gamot sa bronchitis, sa insect bites, sa sciatica at back pains. Ang halamang iba o kilala rin po bilang Indian gooseberry, isa po itong punong matatagpuan dito sa atin sa Pilipinas, ganun din sa India at sa Tropical America. Kilala din po ito sa tawag na star at Malay gooseberry sa ibang bansa. Maasim po pag tinikman ang bunga nito at ginagamit na pang-asim sa mga potahe, parang pangsinigang. Ang mga murang dahon po nito ay isinasahog din sa mga lutuin. Ang mga dahon po nito ay ginagamit din, no? Na panlunas po sa lumbago bilang pangtapal. Ganon din sa sciatica, sa gonorrhea at sa mga skin diseases. Sa Malaysia, ang mga fumes o usok ng pinakuluang ugat ng iba ay pinalalanghap po sa mga pasyenteng may ubo o yung nakakaranas ng pananakit ng ulo. At ang pinakuluang mga buto ng iba ay pinaiinom din po para malunasan ang hika at bronchitis. Ang dagta naman po nito ay ginagamit din bilang pampurga. Sana po ay makinabang kayo sa ating Hiling Halaman. Magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang Hiling Show ng Bansa, ang Hiling Galing sa TV Year 3. O, diba? Tumubo na yung buhok niya. Ito na, Dok! O, hype beef. So, siniksik mo talaga ang B vitamins. Yes. Hindi lang B vitamins, pati sustansya niya, lahat, Dok, meron. Pati antioxidants meron din. Mm-hmm. At fiber. May iha-hype na naman sa kusina si Chef Jeremy. Abangan ang kanyang recipe kasama si Dr. E. Hey!